meron tayong mga larawan dito ng mga antigong bagay na ipinadala ng ating ka-TH sa aking email. Para nga pala sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka o may katanungan tungkol sa kanilang mga antigong bagay, maaari ninyong ipadala ang kanilang mga larawan sa aking email address na elmozugwalt@gmail.com. Medyo marami ang kanyang mga ipinadalang mga larawan ng kanyang mga antigong koleksyon at siya ay naghahanap ng mga taong interesado itong bilhin. Kaya naisipan kong ipakita ang kanyang mga antigong koleksyon na ito dito sa bidyong ito at baka sakaling may magka-interes sa mga ito. Habang ating pinagmamasdan ang mga antigong koleksyon ng ating ka-TH dito, ay ating talakayin ang tungkol sa isang simpleng paraan kung paano mo malalaman ang halaga ng isang antigong bagay. Ang pinakamaganda at madaling paraan para matukoy mo ang presyo ng isang antigong bagay ay sa pamamagitan ng mga appraiser. Ang mga appraiser ay mga ekspertong individual sa pagkilatis ng mga bagay kung ano ang katumbas na halaga ng mga ito. Pero kung sadyang marami kang mga antigong koleksyon at nais mo itong ipa-appraise, ikaw ay mapapagastos. Dahil ang pagpapa-appraise ay isang uri ng serbisyo na kailangan mong bayaran. Kaya kung marami kang mga antigong bagay na nais mong ipa-appraise, kailangan mong bayaran ang appraisal ng bawat isa sa mga ito. Pero kung wala kang budget upang gastos para ipa-appraise ang iyong mga antigong bagay, meron tayong ilang mga paraan dito na maaari mong gawin. Ang una ay pag-aralan mo at iyong alamin ang mga bagay tungkol sa iyong mga antigong bagay. Dahil ang mga impormasyon na ito ang siyang iyong magiging pinakabasihan sa pagtukoy sa mga presyo ng iyong mga items. Bilang isang halimbawa ay sabihin natin na meron kang tinatagong isang antigong samurai na pag-aari ng isang sundalong Hapon. Higit na makakatulong kung alam mo ang mga material na ginamit sa samurai na ito, anong uri ito at kung posible ay alam mo ang pangalan ng sundalong Hapon na nagmamay-ari nito. Ang ikalawa, kung may mga antique shop sa iyong lugar, ay bisitahin mo ang mga ito. Ang gagawin mo dito ay hanapin mo ang mga antigong bagay na katulad ng nasa iyo. Pagkatapos ay suriin mong mabuti ang kanilang pagkakaiba tulad ng material na ginamit, uri at disenyo. At ang sunod ay alamin mo kung magkano ang presyo nito. Maaari mo na rin itanong sa may-ari ng shop kung ano ang basihan sa presyo ng antigong bagay na kapareho ng sayo. At ang pangatlo ay maaari mong bisitahin ang mga online shopping sites tulad ng Lazada at Shopee. Marami na rin mga taong nagbebenta ng mga antigong bagay sa mga online shopping sites na ito. Kaya maaaring meron kang makita na kapareho ng iyong antigong bagay. At kung nagkataon na meron, maaaring ito na rin ang presyo na iyong magiging basihan sa iyong item.
Bago magtapos sa bilong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Masayon Marlon na tiga Cebu. Shoutout kay ka-TH na si Pangus Silverster na tiga Biscaya Province. Shoutout kay ka-TH na si Frederick Samuya na tiga Cagayan de Oro City. Shoutout kay ka-TH na si Gabriel Elardo na nanunood sa Kuwait. Shoutout kay ka-TH na si Zakaria ML na tiga Mindanao. Shoutout kay ka-TH na si Block Clover na tiga Davao. At hanggang dito na lamang tayo sa bilong ito. Ako si elmozugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.